So what's up mga katagumpay? Pasensya na. Wala tayong boses ngayon pero meron tayong malaking problema sa NMAX. Isang napakalaking problema mga katagumpay. At sigurado ako hindi lang sa NMAX kundi sa mga kukuha pa ng motor. Ito ay isang napakalaking problema. Sa mga tol, ano bang sense nung permit to travel kung huhulihin din naman tayo ng mga LTO? This is your man, JTV again, Hill Malali. Mga 10,000 nga ang bayad. What ulit? Eh, hindi na yung nagagamitin yan. Ganyan na yan. Hindi ba nalagyan na kayo ng pasarap? So ayun mga katagumpay, meron tayong malaking problema. Siguro nagtataka kayo kung bakit pinasok sa loob tong motor ko. Yung binili natin, yung mga nakikita nyo sa video ko. Explain ko sa inyo. So what's up mga katagumpay? Pasensya na. Wala tayong boses ngayon pero meron tayong malaking problema sa NMAX. Isang napakalaking problema mga katagumpay. At sigurado ako hindi lang sa NMAX kundi sa mga kukuha pa ng motor. Ito ay isang napakalaking problema. Magiging problema nyo rin to mga katagumpay. Kaya panoorin nyo itong video na to. Dahil napaka-interesting itong video na to. Alam nyo ba mga katagumpay, kinuha natin itong motor natin para makapag-motovlog tayo. Itong si NMAX natin, wala pa siyang pangalan mga katagumpay. Kinuha natin to para makapag-motovlog tayo. Pero ang bad news mga katagumpay, merong magulong usap sa LTO at sa dealer natin kung saan nanggaling yung motor natin. Mga katagumpay, sigurado ako sa inyo, may mga nanonood sa inyo na nakaranas na meron binigay sa inyo na permit to travel. Pero hindi na daw ino-honor ng LTO yon. Mga katagumpay, papakita ko yung akin sa inyo mga tol. Busa natin. Ayan natin mga katagumpay. Check natin yung sa akin. Ayan. So makikita nyo ang ibinigay lang sa atin ay itong invoice itong invoice. Ayan. At saka itong this is the certified that then inscribed below as in, ito yung color engine lang issued, yan lang mga tol. So hindi ko na papahabain to kasi ito ay nag-identify lang noong motor mo at nakapangalan sa'yo. Pero walang nakalagay dito na ino-honor ka or pinapayagan ka na makapag-travel. Okay? So mga katagumpay, nandun na tayo. Sara natin itong pito. Ipagpalagay natin mga katagumpay na meron kang bagong motor. Pero paano yon? Halimbawa ang sinasabi ng dealer na meron kang 1 week na palugit para ma ang tawag doon
ma-break in mo yung bago mong motor. Pero paano kung nahuli ka ng LTO? 'Di ba? Kasi hindi na daw nila ino-honor 'yon at magfa-fine ka ng 10,000 pesos. Mga tagumpay, pag-usapan natin 'tong mabuti. I-check natin, ha. Kukuwento ko sa inyo. Mga tagumpay, ang katotohanan, mga tagumpay, kapag ka kumuha kayo ng bagong motor, kailangan in 1 week or 7 days, maiprocess na ng dealer yung papel mo, yung lahat ng papel mo. Pasensya na, wala akong boses. Lahat ng papel mo sa LTO. So si LTO, kailangan within 1 day, maiprocess na niya yun kasama ang inyong plaka. Pero, sabi ng isang mataas na kumpanya, mga katagumpay, ito nagiging problema natin. Sabi ng isang mataas na kumpanya, nagagawa naman daw nila yung ganung proseso. Kaya lang, ang nagtatagal pa rin sa LTO. Ngayon, anong pinapoint ko dito? Magulo, mga katagumpay. Parang niluluto tayo sa sarili nating mantika eh. Diba? Halimbawa, meron akong motor. Yung problema ng motor ko ay kagagawan din ng problema ng LTO. Matagal silang mag-release ng process. Iyon ang sinasabi ng mga dealer. Kaya nagtatagal tayo dito. Well, guys, i-link ko sa baba yung news sa ABS-CBN noong nakakaraang taon kung anong nagiging problema. Meron doon isang dealer na nagsasabi ng totoo at ang nagiging problema lang ay sa LTO. Okay, mga katagumpay, wala akong kinakampihan dito or gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, matauhan kayo dahil hindi biro yung fine. 10,000 doon sa unregistered, tapos 1,000 pa doon sa gumagamit. Tapos kung wala ka pang lisensya, ay problema mo na yun. Mas malaki yung fine mo. Pero dito tayo sa unregistered, no ORCR, no travel. Atol, ano bang sense nung permit to travel kung huhulihin din naman tayo ng mga LTO? Eh, nang pinagtataka ko eh, huhulihin tayo ng mga LTO. Sabi, lulusot daw sa police at sa mga CTMO or kung anumang palalawigan yan na enforcer, lulusot daw tayo, mga katagumpay, sa ganong proseso. Kaya lang kapag ka daw LTO or HPG nakakita sa atin, hindi daw tayo makakalusot at declared as unregistered yung ating sasakyan. Magpa-fine tayo ng 10,000, wow. Sobrang bigat nun, mga tol. Napakabigat yun para sa ating mga motorista. Kaya kailangan ko ng suporta nyo, mga katagumpay, kung ano ba dapat ang nararapat sa mga ganito. Ito ay problema, basic problema ng mga bagong nagmumotor, mga katagumpay. Basic na basic to na problema. At may mga ilan-ilan sa atin na nanonood dyan, mga katagumpay, na hindi alam yung proseso or kung ano ba yung dapat nilang gawin. Kasi marami akong nakasabay, mga katagumpay, na unregistered din. So ibig sabihin, kakukuha pa lang nung motor nila, pero nagsasakripisyo sila na mag-travel. Dahilan nga na wala silang, mga katagumpay, na service at gusto na makatipid sa pamasahe. Kaya nagtsatsaga sila, mga tol, na i-sakripisyo kahit na alam nila na violation yon. At yung iba na natanong ko, mga katagumpay, ay hindi nila alam na ang fine ay 10,000, mga katagumpay. Sobrang laki nun at masakit para sa atin, mga motorista. Yun yung policy nila ngayon. Eh paano kung ganon? Matagal nga sila makuha mo nga yung motor mo, pero aabuti ng 1 to 2 months yung processing ng LTO. Tapos kapag nag-travel ka, magfa-fine ka ng 10,000. Diba? Medyo magulo. Kaya gusto ko, dun sa mga nakakaalam na nanonood dito, si Karnag Busita, kung nanonood po kayo, or yung mga kasama niya sa trabaho, or yung mga veterano natin dyan, mga sir, pwede ba paki-comment po sa baba kung ano po yung tamang proseso o ano po yung dapat talagang nangyayari? Ako po kasi, willing naman ako na hindi mag-travel. Kasi, kung no ORCR, no travel, fine. Kaya lang, dapat ipaliwanag nila ng ayos kung bakit ang tagal nung proseso nila. Okay, 1 to 2 months, okay na yun. Diba? Pwede na siguro yun. Kaya lang, bakit ganun? Okay, yun lang gusto ko ngayon. Mga katagumpay, dun nga pala sa nagtatanong, mga katagumpay, wala pang pangalan itong NMAX natin. Wala pa ako napipig ng pangalan. Kaya pwede pa rin kayo mag-comment sa baba kung anong gusto yung pangalan itong NMAX natin at mananalo kayo ng secret pa lang. Pero mga katagumpay, ang main
main concern natin ngayon, tong vlog natin, mga katagumpay. Pasensya na. Hindi pa natin ito magagamit ng ilang buwan dahil magulo pa. Gusto kong malaman kung no RCR, no travel, pero ino-honor ba ng LTO yung permit to travel ng dealer. Yung sinasabi nilang pwede mong i-renew kada week. Okay? So yun lang mga katagumpay, humingi lang ako ng update sa inyo para tuloy-tuloy na yung motovlog natin at papakita ko sa inyo yung magagandang bagay dito sa Pilipinas. At maraming salamat sa pagsuporta, mga team katagumpay dyan. At kung bago ko pa lang sa channel ko, please click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi. Maraming salamat. This is your man, JTV again. Sayang. Hingang malalim. Peace. Peace out. Sheesh.